So ayan, nandiyan yung backlight. May display na. Ayun. So mapapansin niyo mga bro, wala na yung sa gilid kanina. Ayan. Wala na yung sa gilid kanina. Tapos ayan siya, fine ano na. Malinaw na siya. Hindi na katulad ng kanina na may parang maliliit na pinong guhit. Ayan siya, ngayon wala na. Okay na siya. Ayan, welcome ulit dito sa Hunting Mounting Channel, mga bro, mga masters. What's up sa inyo? Ngayon may re-repair na naman tayo. Isang 32 inches na higher LED TV. So, ito siya. Nabuksan ko na. Ang problema daw dito ng mga masters, mga bro, wala daw tong ano, walang tao. Then, konting history lang muna sa unit na to. Pinaayos na daw nila. Yung unang trouble daw nito is wala siyang tao. Pero may sounds. Tapos pina-repair nila, tiningnan daw ng technician. Tapos ginawa ng technician. Tapos ganun pa rin daw hindi nagawa. So dinala sa atin. So ngayon susubukan naman nating i-repair 'to. Ito siya, mapapansin niyo 'yan. Ayan, may mga cutting na, oh. Nagalaw na siya. Ayan, both sides. Zoom lang natin para mas kita. Ayan. Ayan, both sides, oh. Left and right side. Ang dumi pa ng, ano, cutting. So, yan yung susubukan natin i-repair ngayon, mga bro. Saksak muna natin para makita nyo yung problema. Saksak ko lang. So ayan, nakasaksak na yan, mga bro. Power. Ayun, umilaw na yung backlight. So ngayon titingnan natin yung display. Tingnan natin yung display. So ayan yung display niya, mga bro. So, tas may guhit na pula dito sa baba. So, ayan yung display niya. Ayan, mapapansin niyo. So, ayan yung subukan natin i-repair ngayon. Subukan natin i-repair yan. Tingnan natin kung magagawa natin. Nagagawan pa ba natin ang paraan to. So, bago natin umpisan to, linisin ko muna tong mga portion na madumi, yung left and right gate niya. Yan, madumi, tapos pangit ng pagkahinang. So linisin ko muna, mga bro, tapos babalik ako. So yan, mga bro, nalinis na natin. Ayan, nalinis na natin. Tapos yung cutting nila, oh. Ang cutting nila, so may mga portion na hindi maayos na naibalik. Tapos eto siya, parang may short pa nga yung isang lines. Tapos dito naman sa kabila, pasensya na kayo, mga bro, magalaw yung camera, wala tayong cameraman ngayon. So dito sa kabila, ito, tingnan nyo, hindi siya naibalik, ito, hindi din naibalik, yung dalawa. Tapos yung dalawang to, naibalik naman. Yan. Tapos dito, eto siya. Eto, naibalik. Eto, CKB2. CKB2. Yung CKB2, hindi na ibalik. So ibabalik muna natin yan, mga bro. Ibabalik, tapos uulitin natin yung procedure sa pag-check nito. Kasi baka sira yung DC-DC nito, kaya ayaw mag-display, o
nagpo-protect siya. So, ayun nangyari pa dito. Oh. Tingnan mo yung film niya. Yung COF niya. Ang ginawa ng technician dito. Pero, subukan pa rin natin ayusin to mga bro. Ayan. So, ibabalik ko lang mga bro. Ibabalik ko yung mga connection niya. Tapos, parang back to zero tayo. Para matroubleshoot natin na maayos to. Pause ko muna to. So, ito na mga bro. Naibalik natin yung connection niya. Yan. Nilinis natin. Tapos, binalik natin yung mga connection niya. Yan. Yan yung connection niya. Tapos, dito sa kabila. Yan. Binalik din natin lahat. Maliban dito sa isa. Ito, mapapansin nyo. Itong line na to. Yan. Sa CKB2. Yan, di natin binalik. Kasi ganun din naman, pag binalik natin yan, tapos wala pa rin display, magka-cut ulit tayo dyan. So, di na muna natin binalik, tapos magte-testing tayo ng voltage ngayon. Te-test natin yung, ano niya, yung voltage ng DC-DC. Kung meron na ba. So, saksak ko lang siya mga bro. Saksak ko lang siya. Yan, nakasaksak na yan. Tapos, dito tayo. Dito tayo mag-aabang sa may VGH niya. Or yung bone. Yan, yung itong test point na to. So, dyan tayo mag-aabang. Set natin sa DC yung tester. Dapat may masuka tayo ditong 30 volts. So, power on lang natin yung unit. Remote na lang. So, ayan. Na-power on. Milo yung backlight. At meron tayong 30 volts. Ayan. So, tingnan natin yung display mga bro. Tingnan natin yung display. Ito yung mahirap pala tayong ano, cameraman. Yan, tingnan natin yung display. So, meron na siyang display mga bro. Yan. Pero mapapansin nyo, sa gilid o, oh, sa gilid meron siyang curve, ano, pa-curve na iba yung kulay, parang discoloration, nagpuputi siya. Yan, sa mga gilid niya. Tapos, ayun, bigla lumiwanag, nawala. Ayan, oh. Nawala siya. So, ibig sabihin nito may leak pa. May leak pa yung ano natin. May leak pa yung panel natin. So, ang gagawin natin dito, ito yung nakat natin, yung hindi natin binalik pala. Yan. Ito yung hindi natin na ibalik. Ito yung CKB2. Yan. So, hanapin natin yung ano, CKB2. Para yun din yung ikat natin. Yung kapares niya. Kasi per gate yung pagkating nito. Yan. So, magkasunod lang sila. Second and third. So, ito. So, ito ulit yung ikakat natin ngayon, ito. Yung line na yan, which is ito. Ito siya. So, tatanggalin na natin yung nilagay natin dyan. Na hinang. So, off lang natin yung unit. Saan yung remote? Ito. Off lang natin yung unit. Ay, yung ano ko. Hindi pala nakaano. Hindi nakasaksak yung pansulda natin na bunot. So, pause ko muna bro. Pause ko muna to para antayin natin uminit yung pansulda ko. Tapos tatanggalin lang natin tong ano. Tatanggalin lang natin yung sa CKB2 na connection. Ewan ko anong nangyari dito, but pati dito sa kabila, kinat ng unang gumawa.
di lang tayo sigurado kung anong rason niya. So dito sa ginawa natin yung CKB 2 lines yung may fault. So dito tayo sa side na to, dito lang tayo magfo-focus kasi dito sa side na to yung problema. So napalabas natin, napaandar natin yung DC-DC na hindi siya nag-protect. CKB 2 lang yung walang connection dyan. So CKB B2, so pati yung CKB 2, dadamay na natin yan. So antayin lang natin yung pansulda natin na uminit. Mga bro, tatanggalin na natin yung tatanggalin na natin tong linya na to. Yan, ito yung CKB 2. Yan, tatanggalin natin ng hinang. Ito yung binalik natin kanina. So, tatanggalan lang natin ang hinang to. So, ayan, wala na siyang connection. Wala na ba? Natin. So, ayan, wala na siyang connection mga bro. Ayan. Buzzer test natin. Buzzer test tayo. Para malaman natin kung talagang wala na siyang connection. So, ayan. Test natin dito. Meron dito sa baba. Wala. Wala. So, wala na siyang connection mga bro. Dito meron pa. Pero pagdating dito, wala na. So, wala siyang connection. Tapos ngayon, testing natin yung unit. Power lang natin. So, ayan. Umigaw na yung backlight. May display na. Ayun. So, mapapansin nyo mga bro, wala na yung sa gilid kanina. Ayan. Wala na yung sa gilid kanina. Tapos, yan siya. Fine, na. Malinaw na siya. Hindi na katulad ng kanina na may parang maliliit na pinong guhit. Yan siya. Ngayon, wala na. Okay na siya. Tapos, dito sa baba, wala na rin. So, okay na mga bro. Yun lang yung ginawa natin. Isang gate signals lang sa left side ng panel natin. Doon lang tayo. Doon lang yung hinang natin. Kasi yung iba kasing nagka-cut, damay-damay na lahat pag di nila makuha sa isang cut. So tandaan lang natin mga bro, pag nagka-cut tayo, per gate 'yan. So pag tumino siya sa side na 'yon, ibig sabihin doon lang yung problema. So doon tayo magpo-focus. Lalo na sa mga baguhan, doon tayo mag-focus sa sa side na kung saan may problema. Halimbawa yung kanina, napalabas natin yung DC-DC niya doon sa side na to. So dyan na tayo nag-focus. Hindi na natin ginalaw dito, binalik lang natin yung connection na tinanggal nung unang gumawa. So yun lang mga bro, salamat sa panonood at sana may natutunan umuli kayo sa munting vlog natin. Thank you mga bro.